Dito na ako sa ano, sa baba ng building nyo. Dito na yung pina-deliver para sa inyo, sir, na bigas. Ay, sir, okay lang ba, no? Bakit dito sa fifth floor? Kasi wala ka kasing kasama yung baby rito, eh. May ano kayo, sir? May ano kayo? May elevator po kayo? Sira ata, eh, kasi under maintenance yan, eh. Huh? Isang ano to, sir, eh? 100 kilos? Ay, ano, sir? 50 kilos pala, sorry. 50 kilos. Grabe. 50 kilos, tawagan ko nga itong customer. Hindi pa makontak. Ah, wait, hindi makontak. Paano to? Yari ako nito mamaya pag pinaakyat pa sa akin tong bigat to, man. Grabe to. Bahala na lang mamaya si Batman ito. Batman talagang labas natin ito dyan, TV. Class S na rider talaga tayo. Kaya ba ito ng NMAX? Yeah, okay. Gago, lumulundo. Lumulundo yung NMAX ko. Dapat add ano to, eh. Add 200 tip. Ano ka nasisira, ulo? Grabe malala, oh. Yung shock ng NMAX ko, umaano-ano na lang, oh. Yung sumasayaw-sayaw na, hindi na siya matigas. Lumambot bigla yung shock ko, eh, oh. Hindi mo maramdaman yung tagtag ng motor. Hindi lang yata 50 kilos to, may nilagay pa silang mga ano dito sa loob. Ito yung hotted. Ang dilim pa ng kalsada nila dito ni ma'am. Ang dilim, eh. Dito ba? Dito yata. Bahala na lang. Tawagan ko na lang mamaya pag nandito na ako sa baba. Hello, sir. Sir, nandito na ako sa ano, sa baba ng building nyo. Nandito na yung ano, pina-deliver para sa inyo, sir, na bigas. Ay, sir, okay lang ba, no? Bakit dito sa fifth floor? Kasi wala ka kasing kasama yung baby rito, eh. What? Fifth floor pa? May ano kayo, sir? May ano kayo? May elevator po kayo? Sure, umaandar. Sira ata, eh, kasi under maintenance yan, eh. Oh, kasi nagtanong ako kanina dito, sir. Ano daw, eh? Wala daw pong elevator. Isang ano to, sir, eh? 100 kilos? Ay, ano, sir? 50 kilos pala, sorry. Wala po bang ano, sir? Pwedeng tumulong sa akin? Wala, kuya, eh. Kasi baby yung kasama ko rito, hindi ko maiwanan. Oh, sige. Kasama ko dito sa bahay. Sige po, akit ko na lang po dyan. Okay, thank you, okay. Kuya, ingat. Okay po, salamat po. Patay tayo dyan. Akit sa fifth floor. First time natin sa Lala Move to, men. Lala Move pa nga. Lala Move pa nga, ni. Kawawa totless natin dito, ah. Isang sako plus dalawang kahon. Kung palagi kang nasa kalsada, gantong mga senaryo ang madalas mong makikita. May mga motor na may kargang e-bike sa likod. Meron din akong nakita na may bumper ng sasakyan na isinakay sa likod ng motor. May mga halaman din. May nakita din ako papag isinakay sa likod ng motor. Mayroon ding lamisa at mayroon ding mga bike na yung bike na dipadjak. Pero konting paalala lang, mga paps, delikado po 'yan pag overloaded na talaga yung motor natin, lalo yung mga matataas, yung mga nagsasakay ng e-bike, yung nagsasakay ng mga sobrang haba na pwede po tayong matikitan diyan, lalo na pag lumagpas na sa ulo natin yung dala natin. Alam ko naman tinatanggap natin yung mga trabaho na 'yan dahil kailangan talaga natin ng kita. Pero dapat din nating isipin na pag natikitan tayo at nagka-violation tayo, mas malaki pa ang babayaran natin kaysa sa fare na binayad sa atin ng customer. Sa mga customer naman na nagpapadala ng sobrang laki, may tip po ako sa inyo, baka lang po hindi nyo po alam. Pwede po kayong mag-book ng sasakyan, mayroon pong delivery na sasakyan. May mga sedan, may mga SUV, at mayroon din mga L300. Kung alam nyo naman po na hindi na kaya sa motor, huwag nyo na pong ipilit, kawawa din po yung mga rider. Saludo pala ako sa mga delivery rider kagaya ko, no? Sa ating mga masisipag na delivery rider. At ingat sa ating lahat. Hanggang dito na lang.
Peace out.